Biafra. Para sa mga tulad ni Miro, hindi niya tunay na pangalan. Malaking tulong ang Sangla ATM sa mga biglaang gastos. Mayroon akong gusto bilhin na appliances. Nakakabili ako kasi pag sahod ko lang, ano kulang. Sa Sangla ATM din kumakapit ang minimum wage earner na si Rodel. Sa mga tulad ni Lita, sila nagsasangla ng kanilang payroll ATM card. Tuwing sweldo niya, sinisingil ang utang ng mga nagsangla sa kanya. Pagdating ng sahod nila, hinihiram nila sa akin. Wini-widow nila. Pag may laman, binabayaran nila ako. Minsan, tubo lang. Kaso, tinatakbuhan daw ng ilan ang pagkakautang. Yung iba, pinapablock. Minsan, yung iba, hinihiram. Hindi na bumabalik. Kaya hindi nirerekomenda ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang Sangla ATM. Nalabag din daw sa kondisyong ang cardholder lang ang dapat na nakaalam ng kanyang PIN code. Kung magka-problema, magkaroon ng unauthorized transaction, mahihirapan kang makaklaim sa bangko. Kasi nga dapat, ikaw lang yung nakakaalam yung nung PIN. Mas malaki ang tubo sa Sangla ATM kumpara sa bangko. Ang 10,000 pesos na inutang ni Miro, 20% ang interest. Pero para kay Miro, mas matagal ang proseso sa bangko. May mga certificate pa nga na hinihingi siya or payslip na hinihingi. Tapos, tatawagan ka lang nila. Tagal pa ako tawagan, mga isang buwan. Wala rin. Meron din naman ngayon, marami na yung mga tinatawag natin na alternative finance. Yun yung mga, may mga online platforms na kung maliit lang yung kailangan mo, hindi masyadong maraming requirements eh. Mayroon din daw mga microfinancing institutions. Babala naman ng Securities and Exchange Commission, labag sa mga batas ang Sangla ATM. Bago rin daw magnegosyo ng pagpapautang, dapat ay nakarehistro sa SEC para maprotektahan ang mga nangungutang. Mayroon tayong tinatawag na Truth in Lending app na dapat sasabihin niya sa'yo, okay, ito ang inutang mo sa akin. Ito yung mga charges ko, nakadetalye yan. Dapat hindi siya lalabag doon. Ako si Tricia Zafra, ang inyong saksi.